Tang ina, sige. Gago parang nagbuo na kit dito. Kasi mga kaigan, kanina pa kami nandito. Ayaw tumigil kaka-retouch. Ano naman yung ugali ni kami na kapag nag-make. O yan o, tanggal yung foundation mo. Tiga mo, ilapit natin o. Natanggal. O yan o. Ayan o, lintik na makeup yan kasi. Akin na, sampalin na lang kita ng sampalin ng mamula ng natural yung pisngi mo. What's up, kamusta mga kaigan? At yun na nga yun mga kaigan yan. Today is a brand new day. Diyos may humarimar na yan mga kaigan. Meron tayong isang malungkot na balita na pag-usapan natin for today mga kaigan. Pero meron din tayong good news after nung bad news mga kaigan. Kaya unahin na natin yung bad news kaysa sa good news. Kasi para kapag nalungkot tayo ngayon, kaysa naman matuwa tayo, tapos bigla tayo malulungkot mga kaigan. Kaya ganun yung lesson doon. Kapag kami bad news and good news kaya sa parents nyo, kaya sa kaibigan nyo, sa jowa, asawa nyo, unahin nyo na muna yung hi, Jellery! Boy, kalangat! Bakit? Nandidiri? Uy, may bar! Hindi ako lalaman sa'yo. Doon ka nga! Baka mamaya, putokan mo ako dyan. Diyos may maribar na yan. So, nandito si Maring Camille. Yan. Imbis na mag-vlog mga kaigan, nanonood ng K-drama, pinagpalit na naman tayo kay Limin, who just may umarimar na yan. Pero syempre, first time nyo ulit mag-makeup mga kaigan, after 3 months? Or, kailan ba yung 24 hours walang makeup natin mga kaigan? Oh, Jason, no. Oh, ano ba? Hello? Mga chikiting. Sayang mga kaigan yan, simula kasi nung challenge na yon, hindi na nag-makeup si Maring Camille. So, Jason! Ano ba naman mga audience? After kasi ng challenge nun, hindi na talaga siya nag-makeup mga kaigan. So, ngayon na lang ulit siya mag-makeup, na-miss daw niya kasi. Okay lang naman mag-makeup paminsan-minsan, hindi naman masama mag-makeup. Ang masama kapag ay naaraw-araw yung makeup, kasi maluluto yung pagmumukha mo if I'm not mistaken na. Hi! Tigil-tigilan niya yan, ha? Titrip yung dalawa doon, just may umarimar na yan. Pagka kayo pinagtripan ko ha, magsusumbong kayo sa mga magulang niyo. Minsan pa naman sarap makipaglaro sa mga bata mga kaigan. Tapos pag nagulat ka, pag umiyak na. Gagano ka. Kumain nga, bibili kita ng Jollibee, bibili kita ng Jollibee. Sige, paluin mo ko, sige, sige. Meron tayong pag-uusapan today na malupit-lupit. Pag-uusapan natin mga kaigan is bakit hindi na kami bibili ng Mustang. Masakit sa akin to, pero mamaya natin ito pag-usapan. Mamaya tayo magkalungkutan mga kaigan. So, ma-explain namin to, wait lang, sakay kami si Jamal. Oo mga kaigan. Ang ina, sige. Gago, parang nagbuo na kit dito. Kasi mga kaigan, kanina pa kami nandito. Ayaw tumigil kaka-retouch. Ano naman yung ugali ni kami na kapag nag-make. O yan o, tanggal yung foundation mo. Tiga mo, ilapit natin o. Natanggal. O yan o. O yan o. Lintik na makeup yan kasi. Akin na, sampalin na lang kita ng sampalin ng mamula ng natural yung pisngi mo. Gago, natanggal na. Mo, imbis na nakakapag-vlog na tayo, nahihirapan ka sa pagmumukha mo. Lalagyan ko na nga lang ng powder. Ano ba? Nakaka-bad trip naman kasi. Yan ang sinasabi ko sa inyo mga kaigan. Pag nagme-makeup, nag-aayos ang babayan. Tagal, time consuming. Ganun lang naman kasi yun mga kaigan. Ito kasimple, hindi naman natin kaya maging gwapo at maganda 24/7. May times na gwapo ka, fresh ka. May times ang pangit mo. May times na ang haggard-haggard mo. And you have to accept it because ikaw yan. Diba? Ikakahiya mo sarili mo. Diba? Just may memory. Ako nga, tamo kahit ako naliligo, gwapong-gwapo ako sa sarili ko eh. Eh, ikaw yan, makapal mukha mo eh. Oh, ganun na. Kailangan mo ng kapal na mukha para maging confident ka palagi sa sarili mo. Kung wala kang kapal na mukha, eh di lagi kang naaganon. Tsaka na, lagi kang pag-aalis, may salamin kang daladala. Lagi kang naka-selfie, titignan mo sarili mo kung maganda ka. May umarimar na yun mga kaigan. O, tiga mo? Okay na ba to? Okay na siguro yan. Hindi mahalata. Tignan mo, para akong may style. Okay lang yun. At least, pag ganyan yung blush on, dito wala. Ibig sabihin, Camille Trinidad blush ang tawad. Dahil mga kaya, simulan na natin to. Diyos may umarimor na yan. And walang pasok yung mga sadyani dito sa lugar namin kasi buwabagyo daw. Pero tignan nyo naman mga kaya yung paligid. Yes mga kaya, ganyan kalupit ang climate change ngayon. Even weather forecaster mga kaya, at saka yung mga nagaano sa mga klima-klima weather na yan, hindi na nila mapredict kung anong mangyayari kinabukasan. Kaya lagi tayo magdadasal mga kaya, huwag tayong kampante. So today mga kaya, pag-usapan natin bakit hindi na kami bibili ng Mustang ni Maring.
It's very sad story. Sisimulan ko na ba? Ako na ba magsasalita? Ikaw na. Umorder kami. Kailan tayo umorder? Ikaw lang. Wala akong alam. Alam dyan sa pinag-order mo. Umorder ako sa kamag-anak namin. Yes. Ng Mustang. Totoo yun, I swear. Mm-hmm. Tapos, edi, kailan ba birthday mo? August 5. Tiga mo, kinakalimutan yung birthday ko. Tiga lang kasi. Hindi. Bago mag-August, ano yung date? August. July! Oh, July. Umorder na siya July, ng July. Umorder na ako ng July. Sabi ko, sana ka ako August, makarating na. Kasi August, ano, basta secret kasi yun eh. Pero ngayon, sasabihin ko na dahil di na matutuloy. Kailan ba dapat yung August 2, dapat darating na. As in August 2 talaga. Mm. So, sabi niya, sabi ng ate ko, na matagal pa kasi galing pa siyang Amerika. Kasi yung mga sports car, galing pa Amerika yun. Nagbasa kasi ako sa cellphone niya. Eh, rin nagbabasa. Ang tamakakaigan. Kaya hindi natuloy kasi nagbasa agad. Yun pala yun. Pero okay lang. It's a good thing pa din na hindi natuloy. Ito kasi makakaigan. Ang available na color ng Mustang lang is black, white, and the space gray. Ayaw namin. Ayaw ko noon. Gusto ko red or kaya orange. O kaya yung mga matitingkad na kulay, makakaigan, yung gusto ko. Kasi pag mag-sports car ka, dapat yung napapansin na yung tsura, yung kulay. Diba? Ganun yung paniniwala ko eh. Kasi, syempre, para sa kanya yun, dapat best na. So, ganito nangyari makakaigan. Nung August na yun, nag-aalin kailangan ako kasi ang Mustang mga kaigan nagre-range ang price ng Mustang from 2.9 million to 3.5 million mga kaigan. So naisip ko, yung kinuha namin kasi is yung magti-3M na. So ang ganda nangyari mga kaigan, nag-aalangan ako, sabi ko parang for my birthday, 21st birthday ko, I think it's too much mga kaigan para sa birthday. Pero syempre kasi dibu niya yun, so gusto ko talaga para di kahit na kahit dibu mo, wala kang asta dapat, di ba mga kaigan? Kahit dibu mo, kahit dibu mo, birthday mo, o kahit ano, dapat nag-iisip ka pa rin ng kinabukasan nyo. Hindi yung waldas ng isang araw, mga kaigan. Ako, nag-iisip ako, sabi ko, birthday ko nga, magkakamustang nga ako. O, ang pogi-pogi ko lalo nun, may Mustang ako. Yabang ko din yun, may Mustang ako. Yung dream car ko, na-achieve ko, diba? Diyos may marimar. Pero naisip ko, paano na yung future namin ni Maring Camille? Oo nga. Diba? Ang daming maapektuhan. Wala naman kami ganun kadaming pera, mga kaigan. Real talk, hindi naman... Oh, real talk! Bukha nga mag-ano dyan. Hindi tayo sobrang yaman na talagang fix na yung future natin. Kailangan pa rin kasi mag-isip. Halimbawa kayo, pag nagkaroon kayo ng pera na bigla ang napakadami, huwag kayong one day millionaire ang tawag sa ganun eh. Yung ubus biyaya ka ngayon, kawawa bukas. Parang kasi silang happy-go-lucky. Oo, iyak ka bukas, mga kaigan. Hindi ako ganun. So, naisip ko, huwag na natin ituloy. Sabi ni Camille, nag-iisip pa kami ni Camille. Hindi, sabi ko sa kanya, ang dami pa naman panahon. Sabi niya, sige babe, birthday mo, bibili kita. Sabi ko, hindi. Tanga, ganito yung plano ko sa'yo. Nung una, sabi ko sa kanya, pag may dumating, sige, kunin natin. Kaya lang, antagal talaga. So, sabi ko, baka sabi ni Lord, wag muna. Oo, sabi nga rin ni Lord, kasi, wag muna. Sabi, 3 months pa daw. Oo, 3 months pa. So, antagal. Hindi na ako makapag-intay nun. Tapos na birthday niya. Lipas na birthday ko na, wala na yung hype wala ko nun. Wala na excitement. Oo, so, bali mag-ano na yun, magto 2020 na. 2019 yun, di ba? O, magto 2020 na. Tingnan mo, makikita, sobrang bilis ng panahon. Hindi ko na alam yung taon ngayon. Feeling ko 2017, 2018 pa nga lang eh. 2019 na pala, magto 2020 na. So, sa 2020 na yun, may marami ng bagong sports car yan. Tapos naisip ko rin, ano, di ba, yung Mustang na yun, for sure, next year, may bagong design. So, inalang natin, mga kaigan. So, and meron kaming isang idea, mga kaigan, na naisip, kapag hindi kami bumili ng Mustang, which is a very good surprise sa inyo din, mga kaigan. So, sabihin na ba natin? Ito yung good news after ng bad news. Bad news, hindi na tutuloy yung Mustang. Alam ko, inaantay nyo rin yan. Dami nagko-comment sa inyo, nasa na yung Mustang. Pero don't worry, kasi yes, marami pang panahon. Ayaw naman namin ni ano eh. Ayaw naman namin ni Maring Camille na may Mustang nga tayo. Wala naman kami makakain sa future, di ba? Yeah. Kawawa naman kami nun, mga kaigan. Wala kaming pambayad ng kuryente. Wala kaming pang-maintenance sa mga vlogging equipments natin. Hindi tayo nakapag-vlog na maayos. Di ba? Iniisip ko yung future, mga kaigan. Pero ang pinaka-the best na decision namin is eto na. Eto. Hindi siya ganun kagastos. Saktuhan lang, mga kaigan. At masaya pa siya. Masaya to, mga kaigan. Eto, sasabihin ko na. Ako na ba o ikaw na? Tikpak boom! Tikpak boom! Tikpak boom! Okay? 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 Ako daw ang binigyan ng permisong pagsabihin itong information na to. May excited ako sabihin sa iyo. Bumili kami ng lupa, mga kaigan. Yeah. Dahil gusto namin gumawa ng swimming pool. Mandirigma swimming pool, mga kaigan. Napakaganda. Ipadidesign namin ito, mga kaigan. Gusto ko yung mga, yung kakaiba, hindi yung ordinaryo swimming pool. Gano'ng kalaki yung bahay namin, may dadagdag pa siya na mas yes, malaki. Katabi, mga kaigan. Tapos gusto ko sana, magtuturo tayo ng party kasama yung mga mandirigma.
Pwede rin. Siswimming tayo lahat doon, mga kaigan. Kasi, at least mga 20 tao, no? Papaayos muna namin yan kasi nabili naman na namin yung katabi. Pakita kayo natin sa kanila yung katabi. Pakita natin. Tapos, magpapatayo kami ng swimming pool. Yes, mga kaigan. Tapos, mag-throw tayo ng party na kung saan lahat tayo doon isasaya. Uy, ang saya. Yun yung good news namin sa inyo, guys. Pakita ko na, pakita ko na. Wait lang, ha? Nandito tayo sa malayo kasi nandito yung aura. Walang lighting doon sa mga bahay namin. Ayan. Pakita mo na, baby. Ganito kasi yun. Ako nakikita nyo na na ito yung house natin. Yan. 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 Yung katabi niya mismo, itong lote na yan. Sa atin na rin yan. Sa atin na yan, mga kaigan. Duduraan ko na yan mamaya. And ipapaayos namin siya kasi medyo maluwang-luwang ang mga yan. Napakaluwang yan. Super luwang yan, mga kaigan. Kung may imagine nyo. At kung nandito kayo. Kasi alam ko pag nasa camera, late ng bagay. Ang dami nga nagsasabi, maliit na tao daw tayo eh. Pero nung nakita nila yung personal, sobrang nakita. Natangka doon kami, mga kaigan. Si Mari Camille, ang height ni Mari Camille, 5'7". Yeah, 5'7". Ako ang height ko, mga kaigan, around 5'9 or 5'10. Doon naglalaro, mga kaigan. So, tingin nyo, mga kaigan, ito yung swimming pool natin dyan. Ito natin ipapahuka yan. Papaayos natin sa engineer. Yeah. Ito, mga kaigan, imagine ninyo na may swimming pool tayo dyan. Tatatalon tayo mga mandirigma dyan. So, yan, mga kaigan, yan. Hanggang dito na lang tayo. And sana nagustuhan nyo yung good news natin. Yung good news and bad news. Uh-huh. Kasi, good news pa rin to lahat eh. Oo, good news to. Kasi, kahit walang Mustang, marami pang panahon talaga na pwede natin i-save natin yung future yan. Natin. Baka mamaya, yakit tayo sa sunod. At saka bata pa naman tayo, babe. Ano So, yan, mga kaigan, yan. Hanggang dito na lang tayo. Babe, takpan mo na. 3, 2, 1.